Kahanga-hanga ang mga proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program ng pamahalaan. Pero hindi maiiwasan ang mga hamon na kaakibat nito, tulad na lamang ng issue patungkol sa toll fees. Ayon kay Season, pinapasa sa mga commuters ang dagdag sa singil sa mga toll fees dahil kailangang bawiin ito ng mga namuhunan sa proyekto. Under PPP, magsasubmit ng interested parties ng offer sa government. The person who provides the largest sum of money to the government gets the project. Meaning to say, if under the PPP, let's say, dalawa lang ang talagang gumagawa ng tollway ngayon, di ba? Ramon Ang and Mr. Pangilinan. Yes. So let's say, Ramon Ang offers 1 peso. Pangilinan offers 90 centavos. PPP. Ramon Ang gets the project via PPP. He now proposes to build the project to the total amount of, let's say, 2 pesos. But the project now becomes 3 pesos because of the 1 peso he gave to the government. So in other words, tataas ang cost ng project. Sa kabilang dako, kapag joint venture daw gaya ng ginawa ng PNCC at Citra, lowest bidder ang nananalo. Pero ang problema naman daw sa ganitong sistema ay ang korupsyon. You can classify that as a negotiated contract. Parang napagkasunduan lang namin. But my experience in negotiated contracts, inaayos yan. Kasi our infrastructure budget is already trillions. Hindi lang billion to, trillions ito. 8 trillion. The temptation is too much. And we're known for that. Like in all others, napakalakas na ng mga syndicate dyan. If one person goes in there and tries to do something good, kawawa siya. Either sisiraan nilang reputation niya, they will report that he is a thief, scoundrel. Worst case scenario, they may even kill him. Hindi rin daw maiiwasan ang paggamit ng mga koneksyon para makuha ang isang proyekto. Well, ganun talaga. It always helps to have connections, you know? Kasi ano, mas madali. Kasi importante kasi may trust, no? That there is trust between the two parties. So the contractor and the contractee. So yeah, kailangan na ano na kilala na 'yung ano. Kilala na yung construction company or yung contractor ng the one who's building the project. Ayon kay Pexon, bago daw i-award ang isang proyekto, ay tinitingnang maigi ang kakayahan ng bawat kumpanya na nagbibid para dito. Medyo holistic ang approach natin dito sa Pilipinas, the way we evaluate projects. Now, pagka PPP naman yan, tinitingnan naman natin yung mga risks para sa gobyerno at tinitingnan din natin yung pati yung risk para sa private sector kasi tinitingnan natin ang common na basihan natin diyan ay kung sino man yung mas makaka manage o makaka handle ng risk sila ang sasalo. Problema din daw ang ilang local government units na hindi nakikipagtulungan sa pamahalaan. Minsan nagiging balaki din ang pagpapalit ng local government officials sa pagpapatuloy ng mga naumpisahang proyekto. We all know, si Mayor meron lang siyang tatlong taon para magpakita ng resulta, para makumbinsi yung mga tao na iboto uli siya sa susunod na taon. O kaya kung napatapos na yung kanyang termino, mas problema yun dahil talagang kukunti na lang panahon ang natitira. No? So therefore, mas malaki ang pressure ma-accelerate yung project development. Ayon naman kay Villar, mahalaga ang koordinasyon sa mga local government units upang mapabilis ang pagproseso sa isang proyekto. Well, of course, syempre kailangan importante ang coordination and sometimes may mga concerns din sila. Pero kasama naman, bahagi naman yan ng proseso. So, I wouldn't say it's a delay. It's just part of the process. You have to get, kailangan mo ng permit sa local government, kailangan mo ng ECC. That's, sanay naman kami sa proseso ng gobyerno. And in fact, under President Duterte,
mas mabilis ngayon ang processing ng ating mga permits. So, mabilis din ang implementation ng mga projects. Malaki ang influence ng kung sino namumuno sa implementing agency, no? So, because sila talaga yung owner ng project. So, pag nagbago, let's say, ang secretary sa DOTR, so, then pumalit na bagong secretary, then natural yun sa head of agency to review yung portfolio ng projects na nakasalang. Natural din na determine nila kung anong priorities dapat. They have to align priorities with also the overall infrastructure plan ng government. May mga pangamba na mabaon ng Pilipinas sa utang mula sa iba't ibang mga bansa. Reklamo din ng ilan ang pag-utang natin sa China at Korea na mas malaki daw ang interest kumpara sa Japan. Pero bakit? Sabi nga nila mas mataas daw yung interest ng China loans kaysa sa Japanese loans. Yes, ang China is between 2 and 3%. Yes. Ang Japan is below 1%. Oh, bakit tayo kumukuha sa China kung mas mura yung loans? Ano, kasi hindi naman pwede na we get everything from Japan kasi mayroon din silang other countries that they're helping. So we have to diversify. Idiniin niya na maliit pa din daw ang utang natin sa China at Korea kaya't kayang-kaya nating mabayaran ito. Ang tulong ng China really mostly sa feasibility studies lang. Mm-hmm. So, in other words, maliit pa ang utang natin sa China. Which is more or less how much? $800 million. So, mga less than $1 billion pa siguro ang utang natin. Or maybe a little over $1 billion. US so, dollars. It's very manageable. We are also getting ODA, Official Development Assistance from Korea. But I think so far it's only about a little over $1 billion that have been committed by South Korea. Whether it's China or Japan or Korea, we're always very cautious. We're very meticulous. Meron talagang proseso sa mga foreign funded projects. Pero kami naman ang nagdidikta kung ano yung projects na gusto namin ilagay sa foreign funded list. So, in terms of gumagawa muna kami ng feasibility study, tinitignan namin yung cost, kinocompute namin yung rate of return kung sulit ba talaga yung project. So, there's a long process that goes before we even reach the financing stage. So, at lahat po ng projects na ginagawa ngayon under the build is a high rate of return, above 10%. So, kung ano man ang gastos natin, ang malaki naman ang return. And ito po mga projects, ito magiging fuel for the growth ng bansa natin later on. Nagbabala naman ang ilang financial experts laban sa tinatawag na debt trap, kung saan kapag hindi nakabayad ang Pilipinas sa pagkakautang nito, mapipilitan nito na magbigay ng economic o political concessions. Debt trap yun kung ano, you are deeply involved in it. Ano naman yun, Belt and Road is really just a facility. China, it's a way that China is enticing, you know, participation from other countries, attracting other countries, no? Kasi mayroong Belt and Road Fund, but we haven't availed of that yet. And kasi Belt and Road is mainly overland yun from China to through the Silk Road. Iba ang kuha natin, iba ang connection natin with China. It would be, it would have to be through marine or bridges, no? Bilang isang businessman at pribadong mamamayan, nais makita ni Gueco ang ilang reforma na makapagpapabilis lalo sa pagtapos ng mga proyekto. I hope to see a lot of projects finished, and I hope that yung gobyerno natin talaga makagawa ng mga bagong proseso, no, sa pagpili. Kasi ang tagal kuminsan ng mga bidding . Sa bidding pala, nagkakaroon na ng problema. Maraming red tape, submission ng mga documents. Sana mawala na yan. At I think, ang mga Pilipino naman, very resilient, di ba? Basta naumpisahan na, tinutuloy na lang yan. Para naman dito sa Asia, ang next na malaking mangyayari, dito na sa Pilipinas.
Sa kabila ng mga kinakaharap na hamon, kumpiyansang pamahalaan na maayos na maipapatupad ang programang Build, Build, Build ng Administrasyong Duterte. Ang inaasam-asam ni Secretary Villar ay makalakbay mula Northern Luzon patungong Southern Luzon nang hindi aabot ng 10 oras. Sa pagpapatupad ng Build, Build, Build program ni Pangulong Duterte, nakatuon ang pansin ng DPWH sa pagpapaiksi ng travel time, pagiging ligtas sa mga kalsada, mga kabahayan at ari-arian. So sa akin lang, siyempre hindi naman masasolve 100% sa term ni President, pero para sa amin, kung basta magkaroon ng malaking improvement at makita namin na malaki ang improvement sa quality of life ng ating mga kababayan. If for instance, ma-decongest ang EDSA, mabawasan ang traffic sa bansa natin at makauwi ang ating mga kababayan na maaga. Those are the things that we are hoping for and we're working for. And I'm confident na madi-deliver naman natin. Kasi malapit na rin eh. In the next 6 months, ang dami natin mga big ticket projects na ma-inaugurate. So, ako naman, I think yung ginhawa na yung promise ni President na mag-improve ang buhay ng ating mga kababayan will be delivered sooner rather than later within the administration. Ang dream ni Secretary Tugade, bago kami umalis, yung transportation maging symbol or an equalizer of life, much like death and taxes. Ang sinasabi niya, dapat yung mga mahirap o mayaman pwedeng gumamit ng transportation. Malaking ginhawa sa maraming Pilipino ang pagsasakatuparan ng mga proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program ng pamahalaan. Sana'y agarang matapos sa mga ito ng walang aberya at walang bahid ng korupsyon. Dahil dito nakasalalay ang tunay at matagal nang naudlot na pag-undad ng ating bansa. Sa ngayon ay umaasa na lamang ang bawat Pilipino na matapos na ang kalbaryo na kanilang pinagdaraanan sa araw-araw na pagbiyahe. Magandang gabi! Ako po si Veronica Baloy Jimenez at ito ang istoryang aking tinala sa Veronica Files.